20 kilometro mula sa timog ng Metro Manila, matatagpuan ang lungsod ng Imus. Ito ang nagtataglay ng isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Isa ang bayan ngayon ng Imus sa mga pinagmamalaking lungsod ng Cavite. Ang dating munisipyo ay pormal na idineklara bilang isa sa mga lungsod nito lamang nakaraang June 30, 2012. Sa huling tala, humigit kumulang 400,000 na ang mga mamamayang naninirahan dito. Sa bisa ng Presidential Decree No. 1163, opisyal na idineklara noong June 11, 1977, ang bayan ng Imus bilang kapital ng Cavite. Ika-28 ng Mayo ay pinagdiwang nila ang kauna-unahang Wagayway Festival. Naglalayon itong makilala ang kanilang bayan bilang Flag Capital of the Philippines. Bukod sa mga makasaysayang lugar, tahanan rin ito ng magigiting na ninunong nagbuwis ng kani-kanilang mga buhay noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang pagtaas at pagwagayway ng Watawat ay hindi unang nasaksiyan sa bintana ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, kundi sa isang linggong digmaang naganap sa Alapan, Imus. Sa isang mahaba at madugong labanang napagtagumpayan ng mga katipunerong Imusenyo, unang iminagayway ang Watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng kalayaan sa marahas na kamay ng mga Kastila. Ito po yung tinatawag po naming Battle of Alapan. Okay. At dito po sa labanan po na ito, ito po yung naging basihan kung bakit every May 28, pinagdiriwang po ng buong bansa yung tinatawag po nating National Flag Day. Doon iwinagayway ang bandila. Remember, Aguinaldo was exiled to Hong Kong. Nagpagawa siya ng ng flag doon. Dinala, ibinalik sa Pilipinas. Doon sa May 28, 1898, unang iwinagayway in victory ang ating flag. Sa hindi matutumbasang pagmamahal sa bayan mula sa kanyang pagbabalik, ay nagsimulang magpulong at magpamahagi ng mga armas si General Emilio Aguinaldo kasama ang rebolusyonaryong samahan ng Kawit at mga katipunero sa bayan ng Alapan, Imus, lingid sa kaalaman nila na isa ang digmaang ito sa susi upang makamtan ng Pilipinas ang kasarinlan. At sa kanyang pagbalik, okay, yung unang engkwentro, unang salpukan ng mga puwersang Pilipino laban sa puwersang Kastila, nangyari dito sa Miguel Santo, Alapan. Ika-21 ng Mayo, taong 1898, dakong alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, naganap ang madugong digmaan. Running battle yon, okay. At finally, nagwagi nga yung ating mga kababayang Pilipino. Okay? So, dala yung Watawat, tinugis pa nila ang mga Kastila hanggang sa Cavite City, doon sa tinatawag na Teatro Caviteño. Kakaibang katapangan ang ipinamalas ng mga katipunerong Imusenyo. Nakamit ng mga katipunerong Imusenyo ang tagumpay nang sumuko ang mga Espanyol dahil sa kakulangan ng bala. Bilang komemorasyon sa mga katapangan ng mga katipunerong Imusenyo, nagtayo sila ng ribulto na kilala sa kadakilaan ng mga matatapang na mandirigmang Imusenyo. Bukod dito, nagsasagawa ngayon ang pamahalaan ng Imus ng proyektong makakapangalaga sa lugar na pinangyarihan ng digmaan. Dito sa lugar na ito, naganap ang tinatawag na Battle of Alapan, kung saan nasupil ng mga rebolusyonaryong Pilipino ang mga pwersa ng Kastila matapos bumalik si General Emilio Aguinaldo mula sa kanyang pagkaka-exile sa Hong Kong. Ang naturang tagumpay na labanan ay siyang nagbigay daan upang maitatag ang unang republika ng Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas!